Panginoon. Umawit ng kagalakan at tutugin ng gitara, yayang lira. Hipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag sa ating mga kaaway, tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ng Panginoon, umawit ng kagalakan at tutugin ng gitara at ang kakayayang lira. Hipanin niyo ang trumpeta. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, gayon din ng mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Sa ating mabuting balita, ang panawagan sa atin ng ating pong Jesus Nazareno ay kilalani ng mga gawa at kabutihan ng ating Panginoon sa atin. Naway sa bawat sandali ng ating buhay ay makilala natin ang mga ito bilang mga sandali rin ng pagbibiyaya at pagmamagandang loob sa atin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya't dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkup ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, inapura ng mga anghel si Lot. Madali, iyalis mo na ang iyong asawa't mga anak nang hindi kayo madamay sa pagkawasak ng lungsod. Nag-aadupili pa si Lot, datapwat sa habag ng Panginoon. Halos kaladkari na sila ng mga lalaki palabas ng lungsod. Pagkatapos, sinabi ng isa sa mga anghel, "Iligtas ninyo ang inyong sarili. Huwag kayong lilingon o hihinto sa kapatagan. Magtago kayo sa kaburulan para hindi kayo mamatay." Ngunit sumigaw si Lot, "Huwag na roon, Ginoo. Sabagay, napakalaki na ng utang na loob ko sa inyo. Iniligtas ninyo ako, ngunit napakalayo ng mga kaburulan. Baka hindi na ako makarating doon. Hindi ba maaaring doon na lamang sa maliit na bayang iyon? Oo,
doon na kayo magpunta at hindi ko wawasakin ang bayang iyon. Kaya madali ka. Hindi ko maitutuloy ang gagawin ko hanggat wala kayo roon. Maliit ang bayang iyon, kaya tinawag na Soar. Mataas na ang araw nang sapitin ni Lot ang Soar. Ang Sodoma at Gomora ay saka pa lamang pinaulanan ng Diyos ng nagniningas na asupre. Tinupok ng Panginoon ang mga lungsod ng iyon at ang buong kapatagan. Lahat ng mamamayan doon, pati ang mga pananim. Ngunit lumingon ang asawa ni Lot, kaya't siya'y naging haliging asin. Kinabukasan, si Abraham ay nagmamadaling pumunta sa dakong pinagtagpuan nila ng Panginoon. Mula roon, tinanaw niya ang Sodoma at Gomora at ang buong kapatagan. Nakita niyang pumapailang lang ang makapal na usok na parang nagmumula sa malaking hurno. Nang gunawin ng Diyos ang mga lungsod na iyon, hindi rin nawaglit sa kanyang isipan si Abraham, kaya iniligtas niya si Lot. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang hanggay, lagi kong inaasahan. Pag-ibig mong walang hanggay, lagi kong inaasahan. Poon, ako'y iyong siyasatin, ako'y iyong subukin. Hatulan mo ang iniisip ng sariling layunin. Pag-ibig mong walang maliw, ang kasama at kaakbay. At ang iyong pagtatapat, ang palagi kong patnubay. Pag-ibig mong walang hanggay, lagi kong inaasahan. Sa parusa ng masama, huwag mo akong idaramay. Ilayo rin sa parusa ng mahilig sa pagpatay. Ilayo mo sa kanilang mga gawai kasamaan, mga taong sa tuwinay naghihintay na suhulan. Pag-ibig mong walang hanggay, lagi kong inaasahan. Ngunit ako, ang pasya ko, ay matuwid ang gagawin. Kaya naman iligtas mo at mahabag ka sa akin. Ako'y ligtas sa panganib na ano paman. Sa hayag na pagsamba ko'y pupurihin ang may kapal. Pag-ibig mong walang hanggay, lagi kong inaasahan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Poon ikaw ang pag-asa, ang salita mo'y ligaya. Pag-asa ko sa tuwi na. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumakay si Jesus sa bangka kasama ang kanyang mga alagad.
bumugso sa lawa ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Ngunit natutulog noon si Jesus. Kaya't nilapitan siya ng mga alagad at ginising, "Panginoon, tulungan ninyo kami." Sabi nila, "Lulubog tayo." At sinabi niya sa kanila, "Ano't kayo'y natatakot? Napakaliit naman ang pananalig ninyo." Bumangon siya, sinaway ang hangin at ang dagat, at tumahimik ang mga ito. Namangha silang lahat at ang sabi, "Anong tao ito? Kahit ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa kanya." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Gaano kahigit ang ating pagtitiwala sa ating mahal na Poon. Sa atin po mabuting balita, nakita natin ang pagtatalo ng takot ng mga apostol dala ng sila'y nasa bangka at nakaharap sila ng matinding unos. No? Siguro yung mga nakasakay na po rito, kahit siguro sa to-go o kaya sa supercut o kahit yung mga maliliit na lansya at nakaramdam ng malakas na hangin at alon, mauunawaan yung ganitong uri ng takot. No? Pero katapat nito ay ang mga salita ng ating pong Jesus Nazareno, "Bakit kayo matatakot? Nasaan ang pananalig ninyo sa akin?" At nakita natin na pinatahimik ng ating pong Jesus Nazareno ang mga ulap, ang mga langit at ang mga alon. Pinatigil ang unos bilang isang pagpapatunay ng kanyang kapangyarihan higit pa sa mga ito. Isang maikling kwento ng pagsasama ng ating pong Jesus Nazareno at ng kanyang mga apostol na may sinasabi rin sa atin. Dahil tayo, bawat isa sa atin, hindi natin maipagkakaila at bahagi ng buhay tao ang mga unos sa buhay. Matinding problema, mga hindi magandang relasyon, mga pangarap na pumalya, mga mithiing hindi maganap-ganap, mga problemang napakahirap pagdaanan. At siguro bawat isa sa atin merong ganyan. Hindi man kasing seryoso nung sa taong katabi ninyo, pero sa pananaw natin, matinding problema pa rin. Na para bang kapag hindi natin nabigyan ng atensyon, na para bang may mga panahon na gusto natin siyang iwasan, mas lalo lang magpapahirap ng mga buhay natin. Pero paalala ng ating Panginoon, kailangan mo pa ba ng ibang dahilan para maging tapat sa akin? Kailangan mo pa ba ng ibang dahilan para magtiwala sa akin? Kasabay ng ating pagsusumikap, pagdaanan ng mga ito? Ito po yung mensahe ng ating Panginoon. Higit pa siya sa kung anumang nagpapababa sa atin. Higit pa siya sa kung anong nagpipigil sa atin. Pero ang hinihingi ay ang katapatan sa Kanya. Ang hinihingi ay ang pagtitiwala sa Kanya. Ang hinihingi rin ay sapat na pagsusumikap. Yung pananatiling maging mabuti, yung pananatiling maging mapagmagandang loob, yung pananatili sa katotohanan, sa katarungan, pagkakaroon ng paninindigan kahit mahirap na. Bilang ating bahagi, bilang ating kontribusyon doon sa pagbibiyaya ng Diyos sa bawat sandali ng ating buhay. Pinapaalala sa atin, naririto ako, mas makapangyarihan pa ako sa lahat ng pinagdaraanan mo. Manatili ka sa akin. At magandang iugnay ito doon sa ating unang pagbasa. No, kasi yung unang pagbasa ay
parang tinuturuan din tayo ng pamamaraan paano ba maging tapat sa Diyos. Sa lumang tipan, tinawag si Abraham at ang kanyang pamangking si Lot ng ating Panginoon na lisanin na ang nasusunog at masisirang bayan ng Sodom at Gomora. Hindi dahil sa kalupitan ng Panginoon, kundi dahil ito ay bunga ng kanilang mga gawa. Bunga ng kanilang kawalan ng katapatan. Bunga ng kanilang sariling nakaugat na pagkamakasarili. No? Isang paalala, pag ang mga lugar natin, pamilya, sa bahay man, sa trabaho man, no? Kapag ang namumuo ay pagkamakasarili. No? Pagtungkol na lang sa ating mga buhay ang lahat ng ating ginagawa. Naturalmente, masisira yan. No? Kasi toxic. No? Kaya sa ganoong sitwasyon, sinasabi ng ating Panginoon kay Abraham at Lot, lumisan na kayo, maglakbay na kayo, ibalik niyo na yung inyong paglalakbay tungo sa pinangakong lupa at huwag na kayong mamalagi diyan. Huwag na rin kayong lumingon. No? Parang ganito rin yung sinasabi ng ating Panginoon. May mga sitwasyon sa buhay natin na kailangan din natin umusad. Yung problema, bago mo magiging makakalagpas lang dyan kapag pinagdaanan mo. Hindi yung iiwasan mo. Yung mga hindi magagandang bagay na nangyayari sa atin, itinitigil yan. Hindi pinapalusutan. Kung gusto nating magbago, kung gusto nating may malampasan ng mga suliranin, pagdaanan. Huwag na tayong lumingon. Huwag na tayong bumalik sa mga masamang nakagawian. Huwag na tayong manatili sa pag-iiwas ng pagbibigay ng solusyon at tugon sa mga problema natin. Tinatawag tayo ng Panginoon na lumakad, maglakbay, patungo sa Kanya at pasulong. Dahil sa hulit-huli, Siya ang nakahihigit. Dahil sa hulit-huli, Siya ang higit na makapangyarihan. Kaya't sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa ngayon, yung mga pinagdaraanan natin, balikan natin, pagnilayan natin, pagdasalan at dalin sa Panginoon. At humingi tayo ng gabay sa kung paano tayo tutugon sa isang pamamaraang palapit sa Diyos, pausad sa buhay, hindi yung umuurong tayo pabalik sa kasalanan, hindi yung umuurong tayo pabalik sa pag-iwas ng mga kailangang pagdaanan. At magtiwala tayo na ang Diyos, pagkatapos ng ating lahat na pagsusumikap, ay pupunan ang lahat ng kawalan ng kakayanan din natin gamit ang Kanyang biyaya at pakikiramay sa atin. Mahal na pong Jesus Nazareno, ikaw ay sumasama sa amin bilang makapangyarihan sa lahat. Maawa ka sa amin. Magsitayo na po ang lahat. Sumusunod sa anak ng Diyos, maging ang hangin at alon. Mulat sa katotohanan ito, manalangin tayo ng may pananalig para sa katahimikan ng napakagulong mundo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga miyembro naway maging malakas sa pananampalataya, higit sa lahat sa kanilang pagharap, sa mga paghihirap at pagsubok sa ating panahon, manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga naglalakbay sa karagatan, ang mga mandaragat, mga mangingisda, at iyong mga taong sa dagat nagmumula, ang ikinabubuhay naway makadama ng kasiguraduhan at kaligtasan, manalangin tayo.
Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya naway mapanatag sa pamamagitan ng tulong at suporta ng kanilang mga kaibigan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga may kapansanan at mga nagdurusa sa matagal na karamdaman, naway makatagpo ng kapayapaan kay Kristong may kapangyarihang magpagaling. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga yumao, naway makadama ng walang hanggang kapayapaan kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Sa katahimikan ng ating puso at diwa, ialay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Isama po natin sa ating mga dasal, ang mga frontliners, health workers, at lahat ng nagsisilbi sa ating bayan, na sa kanilang tapat na paglilingkod ay naipamamalas ang pagtitiwala at pagiging tapat sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ama sa langit, patatagin nawa kami ng pagsubok at suliranin ng buhay na puno ng unos at magdulot nawa ito ng kapayapaan sa aming mga kaluluwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umakasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umakasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinapagindap at gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mong ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan.
Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagmunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Aba namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Bago ka pa man isilang, hindi ibig na kita. Bawat sandali ng iyong buhay, ginagabayan kita. Alam ko ang iyong kalungkutan, ako may nasasaktan. Maging ang iyong kaligayahan, ako ang may dahilan. Di ba't dinidinig kita? Karamay sa iyong pag-isa, sa iyong panghihirap at pagdurusa. Ako ang iyong pag-asa. Alam ko ang iyong kapigatingan, kailan may di ka iiwan. Hindi ka mag-isa. Ngunit bakit nangangamba? Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Hindi pa ba sapat ang aking pag-ibig upang kayo'y kumapit sa aking bisig? Bakit kayo natatakot? Kung noon pa may iniibig na kayo,
tiwala ka, hindi kita pababayaan. Pag-ibig ko sa'yo'y walang hanggan. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating Healing Mass and Service sa darating na July 6, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards. Pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maiaalay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na poong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyong ito naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa tayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, idigtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin.